taon-taon tayo po ay napupuno ng napakalaking biyaya dahil sa pagdumita po namin sa translasyon ng Poong Nazareno mula po dito sa bagong bayan patungo sa kanyang tahanan ngayon sa Quiapo. At ang mga pagbasa po natin ay may magandang paalaala sa atin tungkol sa papel ni Jesus Nazareno, pasan ng krus, dumating sugo ng Ama, hindi upang husgahan at habakin ang mundo, kundi ayon niya sa Ebanghelyo upang tayo ay maligtas. Paano natin mapapalalim ang ating debosyon sa Kanya? Paano ito uuwi sa isang mas mabuti, marangal na pagkatao at buhay? At paano rin ito makakatulong sa pagsasabuhay namin ng tema ng pagdating ni Pope Francis, Mercy and Compassion, Habag at Malasakit? Tatlong simpleng mga bagay po ang nasa pagbasa natin. Madaling tandaan at napakadaling gawin. Una, tumingala. O sige, tingala. Noon. Kaya naman pala natin eh, no? Una, tumingala. Bakit? Yun ang sabi sa Ebanghelyo. Tumingala tayo. Tingnan si Jesus. At ano ang mangyayari pag tayo ay tumingala sa Kanya? Siya na binigyan ng pangalan na higit sa anumang pangalan. Sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, ano ang mangyayari sa lahat ng titingala sa Kanya? Ang naganap sa mga Israelita na noon ay tinuka ng ahas, kapag tumingala, sila ay gagaling. Ang titingala kay Jesus, mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Pangako iyan ng Ebanghelyo. Pagtitingala, huwag lamang kung ano-ano ang hinahanap. Ang pinakamagandang pagtingala ay ang pagtingin kay Jesus. Ang ikalawa po, lumingon. O sige, lingon, lingon. Yeah. Ano sabi nila? Sabi ng mga Pilipino, ang hindi marunong ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. No, paglingon. Ito rin ang debosyon natin kay Jesus Nazareno. Napakaraming kwento ng mga taong tumingala ng may luha kay Jesus Nazareno dahil nasa Kanya ang pag-asa. Pero bakit balik ng balik taon-taon? Kasi yun ang sabi ng ating Salmo Responsorio. Hindi nila makakalimutan ang dakilang gawa ng Diyos. Kahit umuulan, kahit mainit, kahit nakayapa, kahit naka-wheelchair, pupunta dahil lilingon sa pinanggalingan ng ating mga mabubuting karanasan. Ang ating tiningala ngayon, ating nililingon. At ang pangatlo po at panghuli, yumuko, yumuko. O, subukan naman natin yan. Ayan, yumuko. Bakit yumuyuko? Una, yumuyuko katulad ng sa unang pagbasa.
bilang pag-amin, nagkasala tayo. Makasalanan tayo. At sa pagyuko natin, inaamin natin, wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Ang maipagmamalaki lamang natin ay kailangan natin siya. Yun lang. Ang tunay na deboto na tumitingala kay Jesus at tumitingon kasabay niyan, yuyuko. Dahil alam niya, kung wala si Jesus, wala ako. At ang pagyuko rin ay pagtulad kay Jesus. Nasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, bagamat anak ng Diyos, hinubad ang kanyang dangal, ang kanyang karangalan, nagpakababa, naging hamak na tao, nakiisa sa atin, namatay, pinasan ang ating krus, itinako sa krus na dapat sanay tayo ang nagpasan. Ganyan siya yumuko. Ganyan siya nagpakumbaba. At ano ang kanyang napala? Wala naman. Bakit niya ginawa ito? Ang labis na pagyuko. Dahil mahal tayo. Dahil ibig tayong iligtas. Yan po ang kanyang habag. Yan ang kanyang compassion. Na sana ay mapasa atin din. Hindi kayang maging maabagin at mapagmalasakit ang taong napakatayog ng tingin sa sarili. Hindi kayang maging merciful and compassionate ang isang tao na hindi kayang bumaba para makipagkapwa tao. Ang tunay na pagyuko umuwi sa pakikiisa sa kapwa. Yano na po ang walang-wala. Wala na nga sila. Ang tangi na lamang nilang kayamanan ay ang iibig, uunawa at makikiisa sa kanila. Yan ang ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Ito po ang ating tinitingala. Ito ang ating nililingon. At kasama niya, yumuyuko tayo. Ito po ang aking ibig ibahagi at ihamon sa ating lahat. Tumingala kay Jesus. Lumingon sa Kanya. At kasama niya, yumuko. Going pattern of life, of spirituality. Tumingala, lumingon, yumuko. Sabay-sabay nga po tayo. So, gawin na po natin ngayon. Tumingala. Lumingon. Yumuko. Tignan niyo. Sabi ng mga chiropractor, yan ang kailangan. Na magluluwag ang iyong liig, ang iyong balikat, ang iyong isip, magkakaroon ka ng kaginhawahan. Kaya siguro tayo katakot-takot ang problema. Hindi marunong tumingala kay Jesus. Hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ng biyaya. At hirap na hirap, yumuko ng may pagpapakumbaba. Para po kay Jesus Nazareno, tumingala, lumingon, yumuko.